siguro ano, parang itong laban na to maglalaro to sa pagiging balanse pareho, kasi kilala ko si Bagsik na ano eh. Pag bukod sa personal, syempre meron din yung mga dala na jokes, tapos may mga talagang masasakit din talaga na salita, at ayun, tatry natin siyang sabayan sa ganun. Sobrang lakas ng pinakita niya kay Onyx. Tapos ako, kailangan ko bumawi dun sa huling performance ko sa Blay kasi yun. Yun, kaya for sure, masakan ng damdamin gaya nga nang sabi sa pre-event review. Bale, syempre dito sa laban na to, parang pinilit ko rin magano ma-balance lahat na parang hindi masyadong seryoso. Syempre naglagay din tayo ng mga jokes na ayun, sana okay yung kalabasan. Pinaghandaan ko yung mga masasakit na sasabihin niya laban sa akin. Tapos yun, syempre ako, ganun, mas sasaktan din natin siya. Yun pare, friend tayo sa FB, nakakausap rin kita backstage, kaya kalinga natin pareho, sana malinis lang yung laban at walang mag-choke sa atin pareho. Yun, tol, congrats. Tuloy-tuloy mo lang yan. Galingan natin mamaya. Nandito ngayon sa Gupa 12, delo ko lang, nandito na tayo ngayon sa Puelta Balentong 10, unang laban ng gabi, flip top magigay para sa parating natin laban para sa... Silipin nyo nga pala yan, silipin nyo, flip top beer. Ito, going on to ano, battle sa battle 6, 17 hanggang 23 sa loob ng 8 araw. Last week lang galing kami Gupa 12, at ito unang laban ng gabi. Sa kanan ko, Bulacan represent. Para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay Bagsik! Sa lahat ng nagko-comment dyan ng negative mga iyakin, pinakarinig ng personals ng mga kids. Pangarap battle yung pinasok ko at manakita, pili ko specialty, wala akong pake sa feelings mo. At sa kaliwa naman, Mandaluyong represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay Karisma. Laki sa lugar na maraming mabangis. Direkta lang sa top at di na ako lilihis. Ang daming marites pero di maiinis. Kung ayaw nyo sa amin, pwede kayo umalis. Mamaya na ako mag-shoutout. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Siyempre mga kampi namin dyan sa Cebu, Rapolo, God Bars, Black Manila, at lahat-lahat. Hype Beat, siyempre, Real Jokes Clothing. Nanalo ng coin to si Bagsik. Pinili niya mauna. Tigdalawang minuto dapat to, limang hurado natin, non-tournament battle to. Unang laban ng Puelta Balentong 10, pakinggan natin. Bagsik. Yo, game! Game! Di ka rapper, mas kilala kang tindero lang na suma na sarap nagpipilit. Last event, nagpapaagaw pa sa crowd na parang di nag-iisip. Para masabing close kayo, handang maging illiterate. Pwes kahit may dalakang suman sa akin, di ka didikit. Piling-piling pang businessman, para lang mapagtakpan niya yung pagiging unemployed. Paano? Bagsak lagi sa drug test, kaya di na de-deploy. Sa sobrang addicts sa shabu, pati tinitinda nila, ayun na lugi na tuloy sa kaka. Batak mo yung suman niyo, binalot mo sa foil. Kung produkto lang usapan, pag sinabi niyong Bagsik na chili garlic, hanap-hanapin niyo mula paggising. Kung produkto lang usapan, pag sinabi niyong Bagsik na chili garlic, hanap-hanapin niyo mula paggising sa umaga hanggang matulog every night. Sobrang sarap pag kumakain ka, mapapa-heavy rice. At chili garlic dahilan kung ba't ngayon damit ni Ari Triple XL na yung size. Pag yung ngipin nyo may sira, anytime pwede kayo sa kanya na makabisita. Di na dapat magpunta sa kahit sino pang dentista. Pagkaga tanggal agad dyan dun sa pares ni Karisma, dahil yung karnin nila kasing tigas pa ni Batista. Di kayang palambutin kahit pa incinerator. Ang sama mong neighbor dahil gamit nyo na flavor made in baby alligator. Si B. Cortez, inis tayo kahit galing yun sa labor. Dahil puro ka daw favor. Nagsiselos kay Kidlat, akala mo? Nagsiselos kay Kidlat, akala mo kung sinong fame whore? Tagaubos lang naman ng hotdog sa refrigerator. Ganto itsura ni Kulob na medyo senior agila. Yung
pagiging isip bata mo, puto pare, grabe ka. Gumagawa pa yung invisible na kamehameha at kaya netong patigilin kahit yung pagtae niya. Rapper na lead singer sa malayo na probinsya. Pangalan daw ng grupo neto, Kulto ni Karisma. Naririnig ko yan kanina. Nagdadasal pa ng Latin, nire-recruit niya si Enigma. Balak na itong pakasal si Arik kay Aling Junisha. Speaking of Aling Junisha, yung nanay mo hindi alam na mayroong date na Mother's Day. Dahil sa pamilya niyo, she always need to suffer Spain. Sa kakaisip di malabong ma-dysfunctional yung brain, ginagawa niyo lang siyang robot kung itrato parang slave. Todo post pa yan sa Facebook, alam mo sinong breadwinner, hilig niyang magmagaling. Yung nanay mong si Evelyn na mamalengke, nagluluto, naglilinis siya maghapon, tas pagsapit ng gabi, nagliligpit ang hugasin. Tapos yayabangan mo ako, lahat kaya mong gawin kahit sa mura mong edad. Binibuild up yung sarili, kaso lang yung nanay niya, mukha na siyang magko-collapse. Kaya si Evelyn Comia, pag uppercut kong Devil Jean ay sigurado siyang koma. Sobrang payat, lubog pa nga, mukhang kargado siyang droga. Dapat doon tinutukhang, tinutumba, tinututukan sa mukha at putukan siya ng boga. Sana sa paglalako niya sa tanghaling mga suman, magkaroon siyang limpoma. At sama ni Bagsik! At sama ni Bagsik! Pati yung nanay ko, dinadamay tang ina. Eh, ba't ikaw, pinapatay mo rin yung nanay mo sa pagod, ano doon pinag-iba? Isa pa! Yung utol mo na si Francesca na walang delikadesa na gawang magpabuntis kahit wala kayong pera. Malarasya at tsukrin yung pagkasabak niyang gera. Kasi own yung property doon sa particular area doon sa mismong bahay niyo, yung kapatid mo, Binenga. Kala ko ba pag mamay-ari mo yung street? Sa music video mo, akala mo kung sino kang astig. Panay ka, brrt, brrt pa, o naglalabas-labas pa siyang mga baril niya na bit-bit. Kaso lang, di niya alam na putukan na sa loob yung mahal niya na kapatid. Tapos noon, magre-reklamo pa sila sa munisipyo. Mga typical na Pinoy na mahilig lang umasa sa ayuda at benepisyo. Paano pag nagkasakit yung pamangkin mo na si Primo? Kulang pa pang gatas yung kita mo sa isang linggo na 1,000. Dahil sa gipit kayo, mamamatay siya ng maaga tapos yung bangkay ng bata pilit pagkakasahin na lang sa lata niya ng nido. Kung may isip lang si Primo, marirealize niya mismo na yung buhay nila trash. Pagtanda nun malamang, sabihin niya sa ina niya na sana sa iba na puki na lang siya inilabas. At last, hoy, Red Joel Comia Senior, nanonood ka ba? Pack you! Akala mo, ligtas ka na, pues mamaya damay ka rin sa round 2. Buong round 1, puro suman yung topic. Neto ni tanga. Akala ko si Rapel lang yung marunong mag-promote, ikaw din pala. Tangay na neto, ako na yung panalo, ibigay mo na yung belt. Dahil sa chili garlic, 3XL ka na, puta, ang sama pala nun sa health. Yan, round 1 game! Yeah! Nung nalaman ko siya yung kalaban, di na ako nagtipid ng mga bara at pantig. Tang ina Enigma, lakas mo man trip. Pag ako natalo dyan, nakakawala ng astig. Makikilala ko bilang si Karisma. Unang panalo ni Bagsik. After ko kayo, Onax, bigla si Bagsik. Halatadong scripted. Yung presidente, tinatapat tayo sa mga talunan na undefeated. Nung nalaman niya ako yung kalaban, Karisma, ikaw pala kalabang ko. Kinakabahan ako matalo sa'yo. Ha? Naisip mo pa yon? Mas nakakatakot matalo sa'yo, nakakasira ng reputasyon. Pag ito, tinalo ko, oo, masakit. Pero sanay na yan, iinom pa yan ng beer. Ako, pag tinalo mo, sobrang sakit. Daladala ko yan buong karir. Putang ina, standing mo, 0-10. Grabe ang likot. Isang talo na lang, tol. Kamatch mo na si Mot. Puki
Tangina, pag ganyan yung kalagayan, ang sarap na lang magbikti. Mo't kaya mong balik rin lahat, di ba? Ba't yung standing niya hindi? Tangina mo, tulens-tulens yun, pare. Tapos binibigyan ka pa ng laban ni Ari kahit ganyan na yung pinapakita. Di porket sinabi ng 187 na napakaraming magaling, konti na rin yung mahina. Yan, kaka-idol kay Sheye, pati standing ginaya. 090-9099, ang sarap mong banatan. Hindi kang magiging si Sheye, wala kang An Mateo sa pagmamahalan. Pero sige, ikaw na si Sheye. Pero parang naglaro ka lang ng chess, dapat na-guess mo na yung galawan. Hindi ako si An, pero Mateo'ng kalaban. Ay, yung mga wala ka gago. Pangalan niya, bagsik, pero sa Facebook, Julian Deo Gracias. Julian? Puta, hindi ito papalarin. Hindi mo kakayanin. Yung bungo mo babasagin, yung puso wawa sa akin, kahit ano man yung sabihin, mga punto mo wala rin. Yung binigay mo, Julian, pwes madudurog to sa akin. Yung pangalan niya pang artiste, no, pag binasa mo ng may tono. Ano yun, Julian o Julian? Puta, nakakabobo. Pero mapa-Englishman o Tagalog, di mo na ako maluloko. Kahit ikaw pa yung Julian, hindi yan magkakatrono. Tangina, 2018 pa sa flip-top, oh. Dalawang araw yung event sa Cebu nung nakaraan, ang daming MC, tas hindi ka pinadala. Dapat dun palang maaga ka ng mamulat, na hindi ka pa rin handa sa gera kahit ilang araw ka mapuyat. Tapos sinapat nyo kay Charisma na hayop pagsasulat. Paano nyo nasabing mabagsik yung hayop na yan kung wala naman sa gubat? At bago ko tapusin yung round 1, gusto ko lang sabihin na iniwanan na ako ng ex ko nung nakaraan. Dahil friend ko siya sa FB, alam nyo yun, inaasahan ko na yan. Sige, mamersikol na ka na tol, gumawa ka ng mga barong walang laman, pero pag di ka ng dami sa tatlong rounds, doon lang kita papalakpakan. Yo! Yung mga angle na ito, maling galaw. Anong dadalhin sa gubat, nakipag-gera ako sa Mindanao? Yo! Di ako nai-impress nung makapasok ka sa liga nang wala ng screening test. Imbis yung takot dagdagan, mas lalo pang nagiging less. Kahit todo mo yung gigil mo't delivering intense sa mata ko, nakalusot ka dahil lang sa 3GS. Bakit? Kung wala naman si Sernan, wala ka rin sa liga at di ka dyan nag-i-excess. Tas ngayon, pag may event, yung bahay mo na tinuturing buhat ng magkatahanan, lagi nang nine-neglect. Kala ko ba dati, pamilya? Kaso lang mala Aquino lang pala yan mag-isip kasi binenta yung pulo at nagawa niyang talikuran dahil lang din sa incheck. Porkit nagka-break, ang bilis niyang umisplit, si Bat agad dyan kalaunan. Ni hindi nagpasalamat, mas pinili niya na lang na magkalamat ng tuluyan. Pwes ako, taga-singil. Babalaan sa binte para hindi makatayo yan. Ngayon wala ka ng balanse, pasalamat ka pa sa akin, nakabayad ka ng utang. Doon sa laban mo kay Rapian, sabi mo sa round 2, anong joke? Di ako nag-joke, sinaksa ko siya, hindi niyo ba naisip? Ito'y Miranda rights, may karapatan akong manahimik. Gago, linya yun ni site ng quarantine kay Lux nung semis. Bukod sa sobra mong generic pinapakita mo, di tunay puro peki ang prosthetics para masabi na siksa nagnakaw galing ng pandemic. Para lang kabiliban, lolokohin mo yung tao. Pwes ngayon ko babalik sa'yo yung dating ginawa mo. Ituring mong Miranda rights yung gagawin ko na senaryo dahil sa ikaw naman yung babasahan ko ngayon at sa sahig ilalampaso. Tapos pag nakakalimot, naglalabas ka ng telepono. Sabay titingin sa sulat, puta, pare corny mo. Eto ba ngayon yung bagong sinasabing lodi nyo? Okay nang matalo lagi kesa samang odigo! Pero graduate siyang RTU, tapos kurso engineer. Eh bakit hilig mong manira? Di ba dapat nagbibuild? Pati professor niya sa PE, nagawa niyang patusin. Habang yung asawa noon nagtratrabaho sa Japan, nag-aayos siya ng machine, yung asawa niya naman kinakalikot mo sa gym. Di kayo nahihiya ni Mrs. Dean at Binkula? May asawa na yung tao, ha? Nilalandi mo pa? Puta, habang nagtuturo sa ilalim ng lamesa, pinipingir mo pa siya. Kunwari pang may pupulutin, mekos-mekos na pala. Pagiging environmentalist,
sobrang tindi niyan. Pati na yung punong guro na gawa niyang diligan. Kahit galing Mandaluyong pupunta yung isitan para lang makanood ng tigbibenting mga bol sa sinihan. Diba may ex-girlfriend ka? Si Jennifer Maranan? Lolokohin niya yung tao pagkatas siya alagaan? Todo suporto sa iyo lagi, sumasama kada laban, yung kahalili niya iniwan buhat ng magkatahanan. Magkapangalan bala. Yo! Kung dati, love is in the air, turing niya sa iyo oxygen, ngayon, hindi makahinga, parang di na oxygen. Pagtapos niyang padapain, paasahin niya yung tao sa pag-ibig na huwad. Kakatrip mo sa babae, pati tatay mo tuloy na patira ng ugat. Ano, game? Game! Personalan na! Yung tatay mong na-stroke, mukha siyang laging nagma-muay thai. May kakaiba na... Yung tatay mong na-stroke, mukha siyang laging nagma-muay thai. May kakaiba na gang sign. Mas wala pa siyang silbe sa mga gwardiya tuwing night time, tapos pag nakahiga para naman siyang kangaroo na naging biktima ng landslide. Diba? Yo! Diba kaya sa inatake dahil lang din yun sa'yo? Pag uwi, galing trabaho, dadatnan ka pang lango sa alak at pati sabog. Sa kakabatil niya, binatil, pati tatay niyang pagod. Sobrang galing niya magribat, pati yung tatay sinagot. Pati mamamatay yung tatay mo na may sama sa yung loob. Kasi sa katarantaduhan na sana ito, pwede mo ako sabihang talunan sa flip-top pero matagal na akong panalo sa mata ng tatay ko. Kaya sige, magribat ka. Kunwari, pagtanggol mo yung tatay mo para bumenta sa madla, hindi mo na mababalik yung mga dating pangyayari kaya para saan pa. Kahit na anong sabihin mo't hingi mo dyan ng tawad, alam na, puro nga-nga-nga na lang marinig ko sa kanya. Yo! Okay lang kaya na ito. Ang daming sinasabi, masyado kang loko-loko. Sige, hindi ko re-rebat na na-stroke yung tatay ko, di naman yung totoo. Tanginan niyan, kung ganyan lang yung mga banat, dapat di na ito pinapalagan. Stroke ang puta, gago, ando siya, nag-drive ng sasakyan. Oo na! Broken! Ano yun ba dapat? Pinapatigil na to. Broken ka ng broken, nalalaman ni Luxuria na single ako. Tangina mo ka! Tsaka yung ex ko, ba't mo pa dinadamay, gago? Wala na sa akin dyan! Bakit yung ex ko, bakit mo dinadamay? Wala na sa akin yan! Andyan yung bago kong girlfriend, tangina mo, pag-aawayan namin yan. Love you, baby. Kinang ina, nung nakaraang kong laban, nagpaagaw ng suman. Talagang naubos, naka-plastic. Nag-aagawan yung mga tao, tangina, pinagdadamot pa ni Arik. Tingnan nyo, hindi makarelate, di niya alam yung topic. Ganyan talaga pag di kayang ipaagaw yung chili garlic. O baka sabihin, ulul, kaya lang naman niya nauubos kasi pinaago mo yung suman. Tanga, yan yung mga strategy na dapat mong matutunan. Okay lang magpaagaw, ayan yung market kong pinupukusan. Di ba sabi ni Poison, ang tunay na magaling, hindi takot na maubusan. Pwes, ang tunay na negosyante, hindi takot na mamuhunan. Tanginang yan, oh. Pero asan na ba yung chili garlic? Wala na siya pinupus, eh. Lubog na. Pakita mo nga. Asan yung pruweba? Oo, aminado nung pandemic, yung chili garlic niya maraming sales, talagang nakakabayad siya ng renta. Kaso nung tapos na yung pandemic, on-site na yung mga tao, yung paninda na walan na ng kwenta. Yung chili garlic mo parang si sequence nung pandemic lang mabenta. Tapos sasabihin nyo, magaling mag-rhyme, magaling mag-multi. Pinanood ko labot mo ah. Sabi niya, pag ako nag-troll sa internet, parang Jarakal na naka-rampage. Pipindutin ko yung Apex tapos, ay, mali. So pa, tangay na sabi niya, pag ako nag-troll sa internet, parang Jarakal na naka-rampage, itatype ko yung Apex, tapos pipindutin ko yung backspace. Tong, ino, nakakatakot. Marunong ka pumindot ng backspace? Ganyan talaga yung mga rhyme, pinipilit yung content, edi pwede ko palang pakaiwan sa chat si Kuya Kev, tapos bigla akong i-unsend. Ganun ba yun?
Sabi niya pa nung mga nakaraan niyang laban, oh, "Hoy, Manda, hindi ka magiging si Saito kasi si Saito ay si Saito na. Ikaw makikilala ka bilang si Manda, ang una kong panalo, kaya ngayong gabi, talo ka!" Ayun, talo siya. Dapat sinabi mo na ulit si Sir Deo para meron kang katulong. Hindi ka umubra dun sa Manda, paano pa sa taga Mandaluyong? Pero galit na galit pag dinadama yung chili garlic. Kasi dinami niya ni Kairam, sabi ni Kairam, "Puhay na nga ng chili garlic yun, dinuduraan." Sabi niya, "Pag ako nagrebat, ewan ko lang kung makatawa to. Hindi ko dinuduraan yung chili garlic, Kairam, dinidilaan ko, puki ng asawa mo." Ha? Dinilaan mo puki ng asawa ni Kairam? Para makapagrebat, inamin yung mga petis niya. Pinapatanong pala ni Kairam, ano daw lasa ng etits niya? Di nakaporma kay Kairam ang puta, di man lang binenas. Dinaan ka lang niya sa porma niyang white na medyas, tas with chinelas. Speaking of Kairam, tinalo ka ni Castillo, man. Tinalo ni Castillo ang puta, dinaan lang sa pagbibisaya. Nagbisaya ka doon? Pwes, tus lubaag sa mga urat ganaon. Miss labaas sa mga urat ganaon. O tignan nyo, hindi niya nagets. Hula-hula ko lang yun. Tangina mo ka. Gago ganun gumamit ng bisaya. Sobrang effective pati kayong lahat. Nagulat ko. Ikaw nung laban nyo, nagbisaya ka pero di naging mabisay ang sulat mo. Tapos galit na galit ka sa mga laglagan rap battle league. Bakit sobrang balagbag ka? Galit na galit ka sa laglagan porkit sa isa buhay tuwing round 1, laglag ka? Tangina, nilaglag ni Apex. Ni Plaridel. Mas malupit pa ata bumatal sa iyo si Kuya Dennis. Sir Anigma, salim mo ako next year. Tuturuan ko lang to paano manalo sa semis. Semis lang, di ko pa kaya mag-champion eh. Inang yan. Kasi yung mga tao dito sa flip-top, gago, ayaw ka nang mapanood. Alam mo, usapan namin ni Arik, pag maganda performance ko, ahon na yung kasunod. Pang-inisipin nyo, Karisma versus Sak Maestro, pagandahan ng panga. Gusto nyo laban na ng mga pogi, Karisma Abra na! Sasabay naman eh. Dito ko lang gago, abangan nyo ako sa ahon. Baka sabihin nyo, pinipake news ko pa yan. Alam mo na gagawin, insan, mekos-mekos mo na yan! Yo! Pagupuan daw sa ahon, Karisma versus Abra. Mas pwede pa, Saito versus Manda. Yo! Kung usapan lang karisma, pag sa dis, edi wala ka. Paramihan ng babae ang panis, tayo kay Benji Rayala. Last event nga dun sa gubat, sumibak siya ng Cebuana. At walang kari-karisma pag-usapan sa babae. Best example niyan, si Plasma. Pag gumigimik nga kami, ang daming chicks nun nadala. Kung ikaw hilig man loko pwes si Plasma, sobrang loyal dun sa chicks niya na lima. Yung tropa mong si Mary Jane, na parang reggae yung pormahan, pinakitaan yun ni Plus ng Majin Buu nag Super Saiyan. Kung dun sa battle mo kay Rap yan, dun sa barka niya tulog, paano patatapat siyan sa akin pag kami andun sa timog, tsak ubos lahat ng alak, sino sa atin mas hubog? Yung pagiging agresibo mo sa akin, easy target. Lalong mas daling tamaan yung kalaban pag malapit. Mas lalong di mo kakayanin pagharapan sa mukha, kaya don't try. Ngayon sa cage, nagkamali ka ng hinamon, ito'y wrong file. Kahit on fire, para lang si Takayama pag sa akin sinabay ako si Don Fry. Puro tutok sa mukha, pwes posterize to Malayanis pag sumubok siyang chromosing. Kahit pa sa outside shooting tayo, dito yung mag-trade, papalag ngayon tong Zero Damian Lillard sa Milwaukee. Doon sa laban ko kay Bitrum, ako sana yung nanalo kung walang politika. Kahit magsabay-sabay pa sila Sequence at Castillo, sisinay sa rematch pagsisisihan lang nila. Pati si Prince Rhyme after battle namin, ang payat niya na. Tsaka anong silbi ng batang Mandaluyong kung yung Mandabaliw nga hindi na sa akin umubra? Pero alam ko, talo ako sa kanila. Aminado, pero ikaw na mismo yung nagsabing sa mga battle ko na yon na ako dapat yung nanalo. Di ba dati idol mo ko? Tas ngayon tinatanggi. Hindi mabubuo karisma mo kapag wala kami.
kulit ni Smag, ribat ni JD, aggression ni Saki, at personals ng idol niya. At personals ng idol niya. Ngayon, oh, puro personals, dati puro Bible ka. Diba si Most High yung lagi mong laman sa feeds? Sa sobra na itong mga Diyos, ginagawan pang TikTok dance yung ama namin na remix. Gusto niyang mapuntang langit, kaya laging nag-weeds. Sobrang down niya raw kay God, si Pura Luka dinidis. Putang ina nun eh. Sasapakin ko yun pag nakita ko. Malaman-laman ko na lang si Pura Luka, tita mo. Eh di sino ka, San Pedro? Huwag ka diyang magmataas sa akin, panyero. Yung manok mo na alaga mamaya, ipapakain ko na lang yung keserdeyo. Diba pangarap mong sumakay ng wish? Huwag mo nang itangge. Bas lang yung inaantay, ba't bumangga sa tangke? Wish? Kahit pa may wishing well, kukulangin ka sa rounds kahit sagad mo pa at todo. Hindi na himala kailangan mo, tumawag kang saklolo. Hoy, iskastakli na pang J-Rowa yung shape. Uma-R&B ka pa, eh lagi kang naka-rage. Puta yung love song niya, galit. Mag-I love you ka sa una, tas sa dulo, pack you siya. Tangina ang moody mo. Ngayon ko lang nalaman na sa daming nagra-rap na may mas gugulo pa doon sa wordplay nung si Unico. Tapos, may kanta ka pa. Title, Hataw. Talagang nakakabobo. Pag ikaw hinataw ko, tsak na may kasamang polo. Tigil-tigilan mo yung kakagaribi sa batil at kanta. Walang silbi ang energy ngayon sa power kong dala. Gumagawa ka pa ng diss track, tapos title, Kapayapaan. Nag-aalok ka pa ng peace, tapos gusto mo sapakan. Eh kung bigla kitang banatan, kunwari inspirational, nagpapanggap yung positibo. Tapos doon sa music video mo, sa dulo may kasino. O galing squatter, yung ice water galing ng tubig ulan. Pag alas 5 ng umaga, almusal, murahan. Diba kaka-birthday mo lang last week? Nagkaroon ng salo-salo. Ibig sabihin lang nun matik na panis na yung handa mo. Pinasarado yung daan, no? Para daw walang outsider. Piling OC Dogs pa yan, nagpalitsyon lang ng Rottweiler. Ano? Masyadong desperado? Hindi ako makakalimot dahil todong nag-ensayo. Naglabas ako ng CP at lahat ng yun planado dahil sa pinos ko lang sa FB na panalo na ako. Paulit-ulit sinabi, panalo kay Beatroom, panalo kay Beatroom. Sige na, panalo ka na, men. Tangina mo, kahit nanalo ka doon, 1-9 ka pa rin. Tangina, oh, sa sinabi mo pa si Papa Benji, sino pa, Plasma. Tangina nito, ang hirap magribat. Masyadong mahangin. Hindi ko maribatan kasi yung mga binanggit mo na pangalan, di naman konektado sa akin. Tapos, di ba lagi kang tambay sa branded? O bakit? Gusto mo i-sponsoran ka ng Hypebeat, Real Jokes, tsaka Black Manila. Gusto mo alagaan kanila, pero hindi ka sinuportahan ni Papa Benji, siniraan mo na sa iba. Di ba kinumpronta ka niya nung ahon, piling inosente tang ina, patambay-tambay ka pa sa branded, pinipeki mo lang sila. Kada battle nila nung quarantine, pagandahan sila ng screenshot. Ba't kayo naglalabas ng screenshot, ha? Asa na yung meaning? Akala ata nila pag na-personal with screenshot, ang sarap sa piling. Ako hinugot ni Anigma, walang tryout, rekta sa flip-top, dapat alam mo na yung meaning na hindi uubra yung naglalabas ng screenshot sa di pinadaan ng screening. Tapos, mahilig ka pa man damay, di ba? Yun yung mga naisip mong pakulo. Damay-damay, tapos after battle, sorry, tapos bigla kang tutungo. Gusto ko na rin sana man damay ngayong nakikipagbuno. Kaso sabi ni Kuya Sheridan, bawal man damay, number one rule namin yan sa pulo. Palakpan nyo naman yung pulo, bawal man damay dun. Eh kaso lang flip-top to! Putang ina mo! Personalan na!
Sino nakapanood ng laban niya ng Royal Rumble? Taas kamay. Forward nyo sa 36 minutes and 45 seconds. Tangina si Kuya Kev, sinutok sa leeg. Siya naman, grabe mag-grab. Kala mo, hindi matipag. Tira ka ng tira kay Sureño, tangina mo, kitang-kita na yung libag. Tangina, tutok mo nga, Kuya. Tutok mo yun, kitang-kita. Inang mo, huwag mo punasan. Ano, masakit? Galit ka na? Puro ka personal at rhyme scheme. Pagdating sa personal, wala kang personal hygiene. Puro ka personal at rhyme scheme. Pagdating sa personal, wala kang personal hygiene. Tapos, ayaw, alam mo anong pinakamasakit kong desisyon sa buhay? Yung inaccept kita sa FB. Tanginan to, yung pagiging stalker sa God. Nag-my day ako madaling araw, wala pang 1 minute, nakabiyo ka na agad. Ano yun, para makakuha ng info? Pwede pang personal? Sige, gawin mo lang kasi diba dyan ka mahusay, bro. Pero deep inside, nasasaktan ka sa my day ko. Nakikita mo kasi yung mga bagay na wala sa buhay mo. Tulad ng pag-post ko ng buo na pamilya. Sa my day ko, makikita nyo, puro tropa yung makikita. Ganyan talaga ako ka-proud, lagi ko silang binibida. Ikaw, para di sila madami sa battle, di ka nagpo-post sa social media. Makakaawa naman yung nanay mo. Nay, ay, ito na ba yung anak nyo? Kung ano-ano sa battle, pinagsasabi-sabi. Di ba ito yung paborito nyong anak pag natutulog, lagi nyong katabi? Pinalamon, pinaaral hanggang sa pinalaki, kaso nung nakapatok sa flip-top, di kayo kayang ipagmalaki? Yan, ako, bago pumasok sa flip-top, alam kong pwede silang madamay. Kaya di ako nag-rebat kanini. Alam mo bakit? Matagal ko na yan tinanggap tol, pero shoutout pa rin sa nanay ko na pinalaki ako nung ako ay sanggol. Ikaw di ka proud sa mama mo, kaya sila nagmamak tol. Basta ako ma, pag dinamay ka nila, ako na bahala magtanggol! Kasi alam ko naman yung totoo, na di na kayo close ng pamilya mo, kasi hindi ka na mabait. 12 anyos pa lang lumayas na sa kanila to, kasi mga tropa pinagpalit. Hanggang sa inyo nagkanya-kanya na, hindi na kayo nabuo, alam mo ano yung masakit? Magkaka-reunion lang kayo pagpatay na yung may leukemia mong kapatid. Ano, masakit? Masakit? Ano, partida, di pa ako niyang sikat. Alam mo ano yung masakit? Tapos na yung round 3 mo, di ka na makakapag-rebat. Ano, masakit? Gusto mo man damay? O sige, bigyan mo round 4. Idamay mo yung magulang ko. Hindi na ako magre-rebat kasi hindi na nila iisipin yung iisipin ng iba. Kasi nung nalaman kong ikaw yung kalabang ko, heh, binripping ko na sila. Kaya di ako nagre-rebat, gago. Tangina mo, ano, baka sabihin, mayabang ako. Puro damay na naman. Sinadya ko lang yun. Ito'y gante para sa anak ni C9 na minsan mong dinamay sa laban. Pati sa asawa ni Kiram na minsan mo rin pinagnasaan. Pati sa tita ni Sequence na pinatarpulin pa nga niyan. Ulul, ingit ka lamang kasi masakit yung katotohanan at masakit din na malaman na makikita silang buong pamilya, yun yung di mo naranasan. Time, 2 minutes lang yun. Time, let's have a game! Pala yung tong 10. Bagsik versus Charisma. Mag-ace 1 beses para sa kanilang pareho. Ang bato ng urado, 4-1. Mag-ingay para kay Bagsik. Sa mga fans ng Flip Top, di ba? Pero ayun, nagulat din ako sa ano, sa naging laban, tapos sa magiging resulta ng decision. Pero ano eh, kumbaga, nung pangalawang, ano, ay unang round tsaka pangalawang round, may decision ako na parang kay Bagsik na to. Pero nung round 3, medyo dumidikit ni ano eh, yung round 3 ni Charisma, tapos parang halos kaya niyang baguhin yung takbo ng ano, nung lahat ng round, dahil sa mga punto. Pero parang kung susumain sa mga bilang tsaka sa mga moments, yung round 2 yung pinakadikit, pero mas lesser yung naging ano eh, parang moment ni Charisma sa round 2. Kaya parang kung i-husgahin ko ng per round, ayun, parang nakuha ni Bagsik yung ano, 1 tsaka 2. Tapos 3, kaya kong sabihin na ano kay Charisma yon, pero ayun, kumbaga dalawang round ako ni Bagsik sa ano, sa nakita ko sa live, pero sa video, di ko alam. Pero ganun yung nangyari. Ayun. So, Rafian, binoto ko si Bagsik. Round 1, binigay ko kay Bagsik. Ewan ko kung overtime lang si Bagsik o masyadong maiksi yung
rounds ni yung round ni Charisma. Pero parang next yan lang ako ng konti. Parang mas madami lang na banggit na maganda si Bagsek sa akin ng round 1. Round 2, dikit na dikit yun. Pero binigay ko ng konting-konti kay Bagsek. Tapos sa round 3, binigay ko yung kay Charisma. Bali 1, 2 kay Bagsek. Tapos round 3 kay Charisma. So, congrats sa first panahon ni Bagsek. Yan. Ayan, round 1 binigay ko kay Bagsek. Round 2, parehong malakas kaso medyo napansin ko lumaylay ng konti si Charisma sa gitna. Round 3, lakas din pareho pero siguro doon ko na binahas sa padulo. Sa ender ng Bagsek, tsaka congrats! Tatanggal na yung suma. Congrats Bagsek. Yo, Batang Rebelde. Binoto ko si Bagsek. Round 1, Charisma. Round 2, Bagsek. Sa round 3, nagkatalo sila. Kung hindi siguro nagkonting stumble si Charisma, siguro sobrang hirap. Pero para sa akin, lumamang talaga si Bagsek nung round 3. Mas solid yung ender niya. So yun, Bagsek. Siguro ako yung nag-iisang bumoto kay Charisma. Sobrang dikit kasi nung laban para sa amin lahat. Pero sa bandang huli, yung preference ko pa rin yung inano ko. Kasi sa round 1, binigay ko siya kay Charisma. Round 2, sobrang lakas kong kay Bagsek. Solid. Sa round 3, medyo parang nalaitan na ako yung dating yung ano, malakas yung solid yung ender ni ano. Pero parang... para sa akin lang naman, di parang natumbasan yung buong enerhiya niya sa round 3. Tsaka ang lupit kasi nung ginawa niya, parang yung style ni Bagsek, yun yung ginamit ng Charisma dun sa huli na medyo effective para sa akin kasi about ano, personal life and shit yun. So, yun, preference ko lang. Grace. Bale, para sa akin yung isa sa mga naging highlight ng laban na yun nung nagkumparahan na yung ano eh, chili garlic pati yung suman. Yun, tsaka talagang ano, yung palitan ng mga personals, ayun, sobrang solid din nun. Aminado ako na hindi ko inaasahan na ganun Bagsek yung mga kalaban ko, talagang nabigla rin ako. Pero overall, sobrang sayo ako kasi talagang binigay niya rin yung todo niya para talagang hindi niya rin sinayang at sulit din talaga yung paghahanda. Nung nalaman niya ako yung kalaban, Charisma, ikaw pala kalaban ko, kinakabahan ako matalo sa'yo, ha? Naisip mo ba yun? Mas nakakatakot matalo sa'yo, nakakasira ng reputasyon! Digdigan naman, sobrang classic ni Charisma, syempre. Siguro, ano, sa round 3, pinakamalakas niyang round, tas round 1 and 2 akin. Yun siguro, ano, kung sino lang yung mas effective sa bao namin, kung sino mas maraming napaunang suntok, yun yung panalo. Mamamatay yung tatay mo na may sama sa iyong loob. Kasi sa katarantaduhan na sana ito, pwede mo ako sabihang talunan sa flip-top pero matagal na akong panalo sa mata ng tatay ko. Kaya sige, magribat ka. Kunwari, pagtanggol mo yung tatay mo para bumenta sa madla, hindi mo na mababalik yung mga dating pangyayari kaya para saan pa. Kahit na anong sabihin mo't hingi mo dyan ng tawad, alam na, puro nga-nga-nga na lang maririnig ko sa kanya. Yun, bali, meron akong ilalabas na album, ang title, Walang Katumbas Album. Yun, check nyo yun, sobrang solid nun. Ilalabas ko na yun paglabas ng laban namin ni Onyx. Tsaka, meron din pala akong parisan sa 9 de Pebrero. Check nyo lang. Para si Charisma, at pwede nyo rin akong i-chat sa page para sa suma ni Charisma. Yan, at yung clothing ko, babalik ko na rin, Hidden Gem, check nyo yan. Yun, ngayon, music, ipon-ipon muna, di pa makapaglabas, pero marami yan, abangan. Yun, sa mga nanonood sa akin, maraming salamat kung meron man, at itong nangyari sa akin na pagkatalo talagang solid to para sa akin kasi tatanawin ko tong aral at antayin nyo yung pagbawi ko, bibigay ko lahat mga ako. Yun, maraming salamat sa inyo lahat, tuloy-tuloy lang tayo lagi.